bago tayo magsimula. Flex ko lang ang ating mga kaninuno na sumali sa ating munting palaro sa ating Facebook group. Narito ang kanilang iginuwit na litrato na mula sa mga kwento na kalando, bintana at baon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Tunay ngang napakatalentado ng ating mga kaninuno. Para naman sa mga gustong sumali sa susunod na palaro, nasa link ng description ng video na ito ang ating Facebook page at Facebook group. Yun lamang mga kaninuno. Simulan na natin ang kwento. Hindi mo ba napansin na berberoka yung kausap mo? Kamuntikan mo pang ibigay yung mutya ng tubig! Natakot si Tomas sa itsura ng lolo alon niya. Kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa taniman ng buko. Bakit? Bakit ganun si lolo? Anong nangyari sa kanya? Nakakatakot naman siya. Ilang oras ang lumipas matapos nun. Hindi pa rin umaalis si Lolo Alon doon sa dalampasigan. Nakaupo lang siya doon habang nakatingin sa may dagat. Lumapit naman si Tomas para manghingi ng pasensya. Lolo, pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi alam eh. Akala ko po talaga babae lang po yun na kailangan po ng tulong. Hindi ko po alam na berbero ka po pala yun eh. Ako nga ang dapat manghingi ng pasensya sa'yo, apo. Dapat hindi kita hinayaang pumunta dito. Pasensya na din sa'yo, apo, ha? Kung nasigawan kita kanina. Natatakot lang ako na baka kunin ka ng berberoka. Bakit naman po, lolo? Di ba po, tubig lang naman po yung gusto nila? Siyempre, apo. Ang pangunahing kukunin nila ay yung tubig. Pero kapag nasa kanila na yon, siguradong bibiktimahin ka na nila. Ganun po ba, lolo? Mabuti na lang po, nakapunta po kayo kaagad. Pero paano nyo po nalaman, lolo? Iba kasi yung tunog ng dagat kanina. Kaya naramdaman kong merong problema. Pagtingin ko doon sa dilaw kong lalagyan, kung saan nakalagay yung mutya ng tubig, kulay itim na. Ibig sabihin nun, merong panganib malapit sa mutya. O merong panganib malapit sa taong may hawak nito. Ikaw kaagad ang unang pumasok sa isip ko, apo. Nagbago po yung kulay? Ganon din po yung sa akin, lolo eh. Una po, naging malabo yung kulay ng tubig. Tapos po nun, naging kulay itim na po nung malapit ko nang ibigay sa berberoka. Nagbabago kasi ang kulay ng tubig, apo. Depende kung anong nangyayari sa paligid. Kapag medyo lumabo yung tubig, merong malapit na panganib. Pero kapag kulay itim naman, tiyak nakapahamakan yon. Magkakakonekta kasi ang tubig na meron tayo. Kapag umitim ang isa, o kapag malapit sa kapahamakan ng isa, magiging itim ang lahat ng meron nun. Ang lola mo, binigyan ko din yan. Nakatago lang palagi. Kaya kapag merong nasa peligro sa atin, malalaman ko kaagad. Kaya nung nakita kong kulay itim na yung laman, dali-dali na akong tumakbo papunta sa'yo, apo. Unang kita ko pa lang doon sa babae, sigurado na akong hindi siya tao. Akala ko po kasi, lolo,
Kulay itim lang po yun na maraming kaliskis, yung mga berberoka. Kanina din naman po, medyo kakaiba na yung itsura ng babae. Pero hindi ko naman po napansin na hindi po pala siya tao. Tapos nakasuot pa po ng damit. May kakayahan silang magpalit ng anyo, apo. Pero hindi perpektong imahe ng isang tao. Kaya iba ang itsura ng babaeng nakita mo kanina. Kaya naman meron siyang damit. Malamang galing yon sa mga mangingisdang biniktima nila. Umuwi na po tayo, Lolo. Nakakatakot naman po pala dito eh. Tara na po. Doon na lang po tayo sa bahay. Para po merong kasama ang Lola. Saka, turuan nyo din po ko nung ginawa nyo, Lolo. Yung kanina, para po sa susunod, kaya ko na pong protektahan yung sarili ko. Huwag kang mag-alala, apo. Nagulat ka lang kanina, kaya hindi ka nakagalaw. Pero sa susunod, siguradong alam mo na ang gagawin mo. Matapos nilang mag-usap, dumiretso na kaagad sila pauwi ng bahay. Nagulat si Tomas kasi nasa labas si Lola Ermita. Malayo pa lang sila, patakbo na siyang lumapit. Anong nangyari sa inyo kanina? Nakita kong naging itim itong tubig. Sinong nadisgrasya sa inyo? Wala po, Lola, ako po yun. Mabuti na lang po dumating kaagad ang lolo para tulungan po ako. Eh mabuti naman kung ganon. Diyos ko, ano ba kasing pinagagawa niyong maglolo? Alam niyo nang delikado ang panahon ngayon. Ay nako. Opo nga po pala, Lola. Nasabi po sa akin ni Lolo na meron din po kayong tubig. Eh bakit po hindi mo tinignan yan kahapon kung naging kulay itim? Di ba po ang tagal na kauwi ni Lolo? Paano ba naman kasi, apo? Lagi niyang tinatago yung tubig. Hindi niya palaging tinitignan. Ngayon lang uli, apo. Kasi merong banta para sa atin. Abay, syempre naman. Ang hirap kayang dalhin palagi niyan kapag naglilinis dito sa bahay. Saka, ang tagal-tagal na uli bago huling nagpakita yung mga berberoka. Mga perwisyo. Di bale. Halina kayo at pumasok na sa loob. Makapaghanda na ako ng makakain. Ay, nawala pala sa isip ko, apo. Kumuha ka nga muna ng tubig na maiinom doon sa likod. Hindi pala ako nakapaglagay sa lamesa. Nataranta kasi ko nung nakita kong kulay itim itong nasa dilaw na garapon. Kaagad namang sinunod ni Tomas yung utos ng lola niya. Kaso nga lang, pagpasok niya sa bahay, habang hawak-hawak niya yung tubig na inumin, nakaramdam ng kakaiba si Lolo Alon. Kinuha niya kay Tomas yung tubig, nagbanggit ng ilang salita, tapos inihip doon sa lalagyan. Maniwala man kayo sa hindi, nagbago yung kulay nun. Naging kulay berde. Sabi na nga ba, akala siguro ng mga to, maiisahan nila tayo. Nilagyan nila ng laso yung tubig natin. Hala, Lola, nakainom na po ba kayo ng tubig? Hindi pa naman, apo. Ang ininom ko ay yung nandito sa loob ng bahay. O sige, magmula ngayon, lahat ng tubig natin ilalagay na dito sa loob ng bahay. Mukhang seryoso na talaga sila ngayon. Eh, Lolo, bakit naman po nila tayo lalasunin? Eh, di ba po, kailangan ibibigay ng may-ari sa kanila yung mutya? Kapag namatay po tayo, eh di wala pong magbibigay sa kanila. Lason yan, apo.
Maaring sila lang ang may lunas kapag nainom natin yan. Wala tayong pwedeng ibang gawin kung hindi ibigay sa kanila yung mutya kapalit ng lunas kung sakaling merong nakainom sa atin ng tubig. Ah, ganun po ba, Lolo? Ang tatalino naman po nila. Pero paano naman po tayo ngayong gabi, Lolo? Uwaw na uwaw pa naman po ko. Wala na po tayong pwedeng inuming tubig. Sige, Apo. Kunin mo yung lalagyan mo ng mutya ng tubig. Tapos haluan mo itong tubig na merong lason. Pagkalagay ni Tomas, unti-unting nawala yung berdeng kulay. Tapos, bumalik yon sa pagiging malinis. Hala! Paano po nangyari yon, Lolo? Ang sabi ko naman sa'yo, Apo, ang tubig ay mahiwaga. Yan ang buhay ng mundo. Kaso, paano po to, Lolo? Baka po maubos yung tubig ko. Sa kayong sa inyo po, hindi po ba kayo nauubusan? Nauubusan? Tignan mo uli yung lalagyan mo, Apo. Tignan mo kung nabawasan. Hala! Lolo! Bakit po ganun? Puno po uli. Ang galing! Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, Apo, ang tubig ay mahiwaga. Si Lolo naman, oh. Naipasok nyo pa po yun. Pero, opo nga, ang tubig ay mahiwaga. Iinom na po ko, Lolo, ah. Tapos kain na din po tayo. Lolo, Lola, kain na po tayo. Para po makapagpahinga na. Nang sumapit ang madaling araw, biglang nagising si Tomas kasi nakarinig siya ng malalakas na alon. Pagdilat niya ng mata, wala ang lolo at lola niya sa tabi niya. Kaagad naman siyang tumayo para hanapin yon. Pero pagsilip niya doon sa bintana, nagulat siya kasi nasa gitna siya ng dagat. Ang lalaki ng alon doon. Pinaliligiran siya ng maraming berberoka. Biglang napasara yung kamay ni Tomas. Naramdaman niya doon na hawak-hawak niya yung dilaw na garapon, yung lalagyan ng mutya. Pagtingin niya sa tubig, kulay pula ang laman nun. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Halos mabingi siya sa ingay ng mga berberoka. Sabay-sabay umaangil ang mga yon. At pumapasok yung tunog sa tenga niya. At tila ba binubutas yung utak niya. Nasa harapan ni Tomas yung babae. Yung babaeng nakita niya sa dagat. Nakabuka yung dalawang kamay nun at hinihingi yung tubig. Sa sobrang hirap ng nararamdaman ni Tomas, nagdadalawang isip na siya kung iaabot niya yon. Pero nakarinig siya ng bulong. Bulong ni Lolo Alon. Pinipigilan siya at pinapalabanan sa kanya na tiisin yung sakit. Kaso nga lang, lumapit pa yung ibang berberoka at napakalansa ng kanilang amoy. Hanggang sa bigla na lang lumiwanag. At merong tumama na malakas na alon sa mukha ni Tomas. Dito na siya tuluyang nagising. Lolo, andyan po. Andyan po yung babae. Saka marami po siyang kasamang berberoka.
Kinukuha niya po sa akin, Lolo, yung tubig eh. Hinihingi niya po sa akin. Alam ko, Apo. Kanina pa kami andito ng lola mo. Hawak-hawak ka lang namin sa kamay. Kailangan mo silang labanan. Kahit sa panaginip, Apo. Dahil kahit sa panaginip, kapag pumayag ka doon, mapupunta pa rin sa kanila ang mutya ng tubig. Nakakatakot po, Lolo eh. Parang totoong-totoo po yung nangyayari. Saka bakit po ganun? Panaginip po yun ha. Pero nararamdaman ko po yung sakit. Saka pumapasok po talaga yung sigaw nila sa loob ng tenga ko, Lolo eh. Ganun talaga, Apo. Kailangan mong labanan ang lahat ng yan. Hindi ka pwedeng sumuko. Sa oras na ibigay mo sa kanila ang tubig, doon na matatapos ang lahat. Kailangan mong matutong lumaban na po. Hindi pwedeng mangyari sa'yo yung nangyari sa tatay mo noon. Kidakits uli mga kaninuno sa susunod na parte ng ating kwento bukas. Kaunting request lang mga kaninuno, sana pakilike naman yung video natin at comment na rin kayo ng hashtag ang ninuno. Simpleng tanong para sa video na ito, ano kaya yung nangyari sa tatay ni Tomas noon? At bakit parang merong pobya si Lolo Alon? Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento, paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Laura German, Samantha Inday, Carlo Datul, Yana Taduran, Shallow Yummy, Caroline Secmuño, Amy Art Amy, at kay Juan Canales.